po. Meron tayong lahat karapatan para sa mabuting kalusugan, pero hindi naman po pwede na pihika, no? Bawal daw ang choosy sa COVID-19 vaccine kahit ang mismong Pangulo may pinagpipilian. Kinakailangan mamili ang presidente kung Chino o Russia ng kanyang patuturo. Pero dahil mauuna ang Chino, baka naman po, no, naunahin niya ang Chino. Pero teka, may mga pagpipilian nga ba? Ang mga nag-apply na ng emergency use authorization sa Pilipinas ay ang Pfizer ng Amerika, AstraZeneca ng United Kingdom at Gamaleya ng Russia. Sila mga una nag-apply ng EUA sa Pilipinas. Pero ang Sinovac ng China na may 78 to 91% efficacy rate at mas mahal ang presyo, una magde-deliver sa Pebrero kahit hindi pa nag-a-apply ng EUA. Simula Pebrero hanggang Hunyo, wala po tayong alternatibo dahil parang iisa lang po ang darating na bakuna. E ang taong bayan naman kaya, payag ba magpaturok ng bakuna? Ayaw ko muna, ayaw. Eh, hindi po. Bakit po? Eh, siyempre, para na rin po sa kapanganan ng mga anak ko. Alanganin pa kami na magpa-vaccine. Willing naman po ako magpa-bakuna. Okay lang po. Okay lang po sa inyo. Opo. Bahala na po. Pero basta ako, ayoko muna magpa-vaccine. Maraming Pilipino may agam-agam sa pagpapabakuna. Napatunayan din yan sa survey ng Octa Research na lumalabas sa 25% lang ng mga taga Metro Manila ang willing magpaturok ng COVID vaccine. Hindi naman daw sapilitan ng pagpapabakuna. Yun nga lang, kapag priority ka na sana pero umayo ka pa. Pipila po kayo sa huli ng linya. And you will have to give your slot to the next in line and you will have to go to the end of the line. Otherwise, medyo magiging magulo. Di ba? Inalbahan ng ilang senador ang pahayag na hindi pwede mag-impihikan kahit pa kalusugan at buhay ang nakasalalay. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, unfair naman kung hindi pwedeng mamili ang mga Pilipino, lalo't meron namang pagpipilian. Gobyerno na nga raw may kontrol kung anong bakuna ang bibilhin, pati ba naman daw sa pagpili ng ituturok sa braso? Ganyan din ang sentimiento ni Senadora Risa Ontiveros. Kung si Pangulong Duterte nga raw namimili kung China o Russia ang gagamiting bakuna, dapat ang taong bayan din may karapatang mamili. Gate naman ni Senadora Grace po, pera ng taong bayan ang ipambibili ng bakuna, kaya karapatan ni naman ang mamili. Pati ang grupo ng health workers na nawagan na rin sa gobyerno. Hindi naman daw sa nagpapaka-choosy pero dapat maging wais sa paggastos ng pera ng bayan. Kung bibili rin lang, yung best na. Pagtitiyak naman ng Department of Health, anumang brand ng COVID vaccine, hindi ipantuturo kung hindi ito ligtas. Basta nabigyan na po ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration of the Philippines, equal footing na po yan. Pare-pareho na po sila na sinasabi ng ating FDA na sila ay magiging ligtas at sila ay magiging effective or effective. Ang masaklap, hindi tayo vaccine manufacturer. Yes. Tayo consumer lang. Mm-hmm. Tayo umaasa lang sa mga ibibigay sa atin. We are just begging for whatever we can get at this point. Magsasagawa ng malawak ang information campaign ng DOH para maibsan ang pangamba ng publiko sa COVID-19 vaccine. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.